first time I came in MAMC, there was this youth camp. It was sometime in 2005. Everybody was really excited about it. I think there were 4 batches in Bagak. And I was wondering, what is this youth camp? Because I'm new. I think the first 1 or 2 batches I didn't join, but I became curious at the last batch, so I joined and observed. Oh, it's fun. I enjoyed the place. I enjoyed the food. I enjoyed watching the children play. And basically, I enjoyed just being an observer. During the planning of the SSG that summer, I pushed the SSG again to make a manifesto, join both of them. It was signed, but it got lost. I was hoping that they would directly channel it to OSA, and OSA will bring it to the ADCOM. But it was a long wait. So I went to Dr. Estrada's office, and I asked him, Dr. Estrada, would it be okay to first discuss this matter with you before I make an official letter? Well, sangayon sa napagkasunduan, ang My Camp or Youth Camp, sabihin natin, ay programa ng school. Pero ang leading department ay ang chaplaincy department, kasi i-consider natin na ang My Camp or Youth Camp ay isang spiritual program. Sisihin sa atin sa Bible, there is a friend that is one that cares and loves you more than a brother. Kaya na minsan may mga friends na higit pa sa brothers and sisters. It was approved after a lengthy discussion. A vote of 7-3. So thank God, it was approved. So right now we are having it here. Through the prayers and efforts of faculty and students, this has been restored. Kaya nga sa matagal na panahon ay naobserbahan ko ang takbo ng youth camp. Malaki ang impact nito sa ating mga kabataan. Kaya nga I'm so thankful na nagkaroon ulit na realization dito sa My Camp. Makiling naman ngayon. First time po, ngayon, hindi tayo nag-attend. Kasi yun nga po, nung high school kasi ako, yun, nag-attend talaga kami. Pauna-unahan pang ang build-up ng tent. Pero dito ngayon, yung MAC Youth Camp, yun, may relaxing at prepared. No? Prepared na natulugan, so hindi masyadong hassle. Nandiyan na siya. So, parang mas less ang burden sa youth camp na to. Pero, masasabi kong in all of the camps that I've attended, itong MAC Youth Camp yung pinaka-the best in terms sa mga activities tsaka sa mga na-learn ko po na lesson. I told the group when we had a working committee that Bagak is the first option because that's our point of reference. But because of the requirement of the other requirements, the 3 requirements of the ADCOM, as verbalized by Dr. Estrada, not expensive, not far, and should not disturb the academic program, the second option I immediately thought of was Mount Makiling. Because I had, when I was teaching in the academy at PCA, I brought my campers here when I was a Pathfinder director. And then as a young person in elementary in Imelda, we had campings here. So this was my second option. And so we came over here and looked at the place. Initially, our first impression of Langkawanol was it was not impressive, but really amidst nature, it's really impressive. Actually, when the first time that they announced that we're going to have a
youth camp, I was so excited. Even though they didn't announce the place, I don't think that the place is an issue for me, because everywhere I will still go, and that's I think what I really like here, because in Makiling I enjoyed the nature. Give me one more time. Oh, basic, basic. Oh. 1, 2, 3, 4. Basic, basic, basic. Oh, basic, basic, basic. Oh. So, usually, pag may mga activities, may mga contests, dapat parati kayong una. Parati kayong less yung time. Para may ribbon, ribbon, ribbon. So dito, sa youth camp na to, nagtataka nga kasi parang walang time pressured. So, mas na-enjoy ko yung activities, mas na-absorb ko yung lesson. Katulad nga po sa obstacles race kahapon. So parang dun ko na appreciate yung help talaga ng mga friends sa buhay natin. As we face problems, as we face obstacles, and anything that may come to us, dun ko talaga na parang ang taas. It's really very important to have friends with you. I won't let go! Bitaw! Bumitaw ka na! Bitaw na! Kaya ba ito? Nung una kasi sir, parang iniisip ko, ay yung mga yan, mga 4 years na yan, parang wala naman sila kailangan sa amin, so bakit pa nila kami papansinin. Pero ngayon na nakasama man namin sila, parang nag-iba lahat ng paningin ko sa kanila, parang wow, ang babait pala nila, parang hindi pala sila gano'n, nagkamali ako. So yun nga po, nakatulong sa akin na pagsama dito, nakilala sila. So, your story in my country. Gaya nga ng ceremony Sir Pablo kanina, hindi na issue kung may pamilya ka o wala o kung sino pamilya mo, kasi you cannot choose your parents naman sa kanya. You cannot choose your family. Kaya nga kung anong pamilya meron ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Ngayon kung meron kang issues o dysfunction sa pamilya, well, by God's grace, importante. Maayos mo to, ma-resolve mo to. At kung sakaling talagang may issue sa pamilya, at kumbaga beyond, kumbaga solution, eh syempre meron namang wonderful family, yung pamilya ng Diyos, na siyang nagbibigay na importansya sa lahat ng anak na lalaki at babae. The issue, the gift of friendship, sir, because my groupmates, they had experiences about their friends and they were so sad about them, but still, even though my other groupmates are not in good terms with their friends, I still saw their love for them, their care, their affection for their friends. Well, this has been promoted as a spiritual retreat. So I think when we chose the three key themes, faith, friendship, and fun, we would like our participants, our campers, to really have that strong faith in God, to strengthen their faith in God, and
to reinvigorate their friendship with one another. That's why we have it also here on the first semester. So at the start of the school year, our young people will already have been bonded. They already have this fellowship, and when they go to our school, you know, they have this momentum. The friendship they started here. Nung last na hiking, talagang very smooth lahat. Wala akong matandaan na hiking ko o optional na pinasukan ko na imbalance ako, na out of balance ako. Pero ngayon, umulan, naging madulas ang lahat. Nagkipray pa nga ako eh, Lord, sana pour some more rain para lalo pang maging exciting. Kaya nga sa hiking na yun, nagpagawa na ako ng tungkod eh. Nagpagawa na ako ng tungkod kasi alam ko madulas eh. Para I could easily support myself, no, kung magkaroon ng sliding or ma-imbalance ako. Pero meron kasing isang portion dito na hindi ko inisip na ma-slide ako. Kaya sabi ko nga, ma'am, na-slide kayo, no, bumagsak si ma'am Cathy. Sabi ko, ako naman. Ako, tiwala rin sa shoes ko kasi naka-merel ako, malakas ang kapit sa putik, sa lupa. Kaya confident ako, nakakayanin ko. Bakit hindi mo sinabi? Balahibo? Gusto niya may experience natin lahat ng experience niya. Balahibo? For the second time around, bastog. Isa pa. Take it! Ang sakit! Sa baba, bastog! Sa baba! Tinatry ka sa gasita! Sayang yung meron ko eh. Parang lalakad ko sa escalator, hindi yung maalis yun. 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 Siguro, no, para ako nagte-treadmill, hindi ako makaalis sa lugar ko. Hanggang sa akala ko kaya ko na, na-slide ako ng kaunti, ayun na, medyo hindi ko na kaya yung katawan ko, yung, siyempre yung law of gravity, bumagsak na ako pabaliktad. Pero nagkapasalamat ako kasi may sumalo sa akin, sinalo ko ng kalikasan. Ayan, di ba? Nandun ang mga dahon, ang mga bagin. Wow! Kung wala yung mga bagin na yun at dahon na yun, baka lumagapak ako na matindi doon sa lupa o sa isang malaking troso doon. Grabe! Ngayon po ay umaakit po ang grupo sa madulas sa bundok. Kita niyo naman po kung ano nangyari sa akin.
Ito po ang inyong newscaster, CD Punch. Well, yun nga, doon din sa Gift of Problem, yun din na pag-usapan namin na yung sa mga problema na inaakala lang natin na hindi maganda or malas ka kapag ka nakararanas ka ng mga problemang masasakit o yung masasama sa buhay mo. Pero napag-usapan nga namin kagahapon na dapat isipin din natin na positive yung problema kasi hindi lang lahat ng problema dito sa mundo ay puro negative. So kasi yun nga, diba, yung problema, gagawin ka nung mas magiging buo yung pagkatao mo dahil napagdaanan mo na yun eh. So parang kumbaga ba eh, naranasan mo, parang nakita mo yung isang tao, hirap na hirap dyan. Tapos syempre may isip mo na, ay, napagdaanan ko na yan, wala na yan, parang ganun. Hindi ko po talaga malilimutan yung sa obstacles race. As in, napaiyak ulit ako. I mean, sa mga former obstacle race na nadadaanan ko, naiiyak din ako. Pero dito, naiiyak ulit ako. Akala ko dahil college na ako, dapat less na yung iyak. Huwag na dapat ako umiyak. Pero umiyak ulit ako. Siyempre, iyak. Kasi sir, iyakin talaga din ako. Tapos, ang sakit po kasi talaga ng ulo ko, no? Tapos parang nadagdagan pa na hindi ko kaya yung... Basta may... Alam ko strong ako. I really have this strength. Pero I don't know how to control it. I don't know how to surpass ng mga obstacles nga. Lalo na yung pang fourth obstacle. Parang hindi talaga ako makaswing. Hindi ko maabot yung... Naabot ko naman pero hindi ko malipat yung katawan ko doon. Siguro sobrang bigat ko lang or ano. Ang magandang memory. Ang maganda ron sa makikita ko na lesson sa nangyari, kung bumagsak ka man sa buhay at bilangan ka ng buhay, eh pwede ka pa rin tumayo. Ayan, yun ang maganda ron. At tumayong nakangiti. Ayan. At yun na yung huling slide ko. Hindi na muling naulit yun kasi lalo pa akong naging maingat. Marami pang mas mahirap na area sa bundok na yon, pero hindi na ako na-slide. Kasi... natuto na ako. At yung hawak-hawak ko ngayon, sabi ko marahil hindi ko na kailangan to. Okay? Ayan. Kaya mas lalo ako nakabalanse palalo. Wait. Kaya dito sa tuhod ko. Dito nga. Bukod din nakita, ma'am. Enjoy ako. Nag-enjoy ako sa buong camp. Kahit very painful experience yung hiking. Kasi honestly, I was not mentally prepared for it. Even my outfit was not prepared for it. Kasi hindi ko akalain ganun katindi hiking. Although physically, okay lang sana. Kasi when I was younger, I used to do these things. Yung nga lang siguro mentally hindi ako naging prepared masyado. Pero I enjoy these types of things. Kaya actually for youth camps, mas enjoy ko yung ganito. Mga nature walks, hiking, mga ganyan. Eto, minor lang to. Wala lang tong injury na to. Nakikita niya? Yan, okay. Wala lang yan. Bukas. Baka hindi ako pumasok.